What's up guys? So, since napanood nyo na yung session na na in-upload ko sa Google Drive natin regarding liquidity part 1. So, yun kasi ay liquidity behind the market or behind the scenes of the market. So, in-explain ko sa inyo kung paano nag-work ang liquidity, kung paano tinitingnan ng mga tao or ng mga traders ang isang liquidity. Okay? So, I hope nakita nyo na maigi and na-realize nyo ng maayos kung paano nag-work ang liquidity. Okay, so now, today, we're going to tackle or we're going to talk about the market liquidity. So, ibig sabihin, market liquidity na po pag-uusapan natin, hindi na po yung behind the scenes. But again, alam nyo na kung ano ibig sabihin ng market liquidity, liquidity behind the market. Okay, so today, ito na yung itatopic natin, which is market liquidity. Okay, so now, let's go to our actual chart now. There you go. So, let's go here on S&P 500 since opening na ng market ngayon. So, it's currently 3:26 PM, Monday, May 22. So, we're going to talk about the market liquidity. Okay? So, now, take a look at this one. So, since, let's try to put a replay on it. Okay? So, yeah, there you go. So, since the market is going to the downs, sideways, right around here, during Thursday, up to Thursday. So, hanapin yung maigay kung nasa na mga liquidity. So, I did explain it to you, yung mga nakapag-long somewhere around here, definitely their stop loss will be below here and their liquidity will be below will be below their stop loss, tama? And now tingnan niyo kung anong ginagawa ng market. Nililiquidate yung mga tao na yon. And now, yung mga tao naman na nag-short po somewhere around here or dito, sa dyan, stop loss nila nandito and guess what? Take profit nila somewhere below here, of course. Syempre. Okay? And tignan yung mangyayari sa position nila. It's either stop loss or liquidated. Okay? So now, Sir Kim, paano namin makikita ng maayos ang liquidity na to? So now, since it's Monday, May 22, okay? So now, you have to take note those highs and lows. Okay? Highs and lows po. So, parang ganito siya. Okay? So now, ano sa tingin nyo to? Ano sa tingin nyo to? Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ano din to? Okay? So, isipin nyo lang mabuti na dito sa mga part na to, even though hindi ikaw ang naglong or hindi ikaw ang nagsushort, isipin nyo maraming tao pa rin na naglulong and short dyan, yung mga newbie na yun. Okay? So now, tignan nyo to. May mga stop loss yan somewhere around in these zones. Tama? And their liquidity will be below that one. So now, anong gagawin natin? You have to take note that lows and put it a line, extend it to the right. Call that one as their what? Liquidity. Yan po ang tinatawag nating liquidity. Naiintindihan? Yung below na ito will be liquidity, liquidity, liquidity. And how about the highs, Sir Kim? Same exact thing. Liquidity. Sorry. Liquidity. And then, liquidity. It's just na una lang tong kunin. Tama? Well, kung market structure ang pinag-uusapan natin, since majority of you guys alam na and aware kayo kung ano itsura ng market structure, this is what we call breakup structure. Okay? Breakup structure or liquidity taken. Naiintindihan? Liquidity taken. So now, since nakukuha lagi ang buy side, so syempre, hindi naman pwede yung habang buhay lagi ka nasa buy side, tama? May mga times na pupunta ka din ng downside, and guess what? Ito ang mga babalikan mo. You just need to find a way kung paano mo isi-short yung market somewhere around in these zones, tama? Yun lang yun. Okay? So now, in this case, okay? So now, in this case, hahanap ka ng entry somewhere around in these zones. And now you should take profit their liquidity or liquidation price of theirs. So ililiquidate mo sila. Isipin mo lang lagi kayo isipin mo lang lagi kayo magkakaaway. Okay, isipin mo lang lagi kayo magkakaaway. So now inaaway mo or kinukuha mo yung mga pera ng mga hindi marunong mag-trade. Okay? That's the sad reality. Okay? That's the sad truth about trading is just yes, natatalo yung iba, pero yung iba na nanalo dahil sa talo ng iba. Okay, parang ganun. So, tingnan nyo mabuti, kukunin mo lang lahat yan. Okay? And guess what? Mas lower pa doon. And guess what? No
stop loss will be saved. Tandaan niyo yung term na yun, ha? No stop loss will be saved. Kahit gaano pang kalayo yung stop loss mo, it will not be saved. Hindi maliligtas yung position na yun. Naiintindihan? And now, delete that one. There you go. Now, i-annotate ngayon natin. So, ito yung latest high na nakita mo. Put a line. Call that one as a liquidity or liquidation price ng iba. And now, meron ka dito. Nakuha na yung liquidity. Tingnan mo nangyari. There you go. And now, may nakita ka dito yung liquidity. Below that one, syempre, mga stop loss niya nasa ilalim. And then, liquidation nandito. Okay? There you go. Sir Kim, liquidity ba to? Yes, nakuha na. Or break of structure. Sir Kim, ito, matatawag ba namin liquidity to? Of course. Naintindihan? So now, Sir Kim, how about these lows right around here? Matatawag ba namin siya as liquidity? Yes. How about this one, Sir Kim? Yes. How about this one, Sir Kim? Yes. Liquidity po lahat yan. Pero, may mga instances na ganito. Since nakikita mo dito, or somewhere hanggang dito pa, nakikita mo na hindi binabalikan tong lows na to. Yung baba na ito ay hindi kasing baba na itong mga to. Tama? Ibig sabihin, nagkikreate siya ng higher high or higher momentum to the upside. Diba? Pero tingnan mo mabuti once nalagyan ko siya ng ganito, na parallel or something like that. Okay? So now, ito yung tinatawag naming falling parang London Bridge is falling down. Parang ganun yun eh. Okay? Bakit, Sir Kim? So, isipin mo na lang ganito. Okay? So, isipin mo is parang nagaganito yung market. Okay? Yan. Tapos sumabog. And now, naglagay ka dito ng line. Ganyan. Kasi nga, nagkikreate siya ng higher high and then makikita mo to as lows, lows. Okay? May makikita ka dyan mga candle wicks. Tama? Because that's your liquidity. Eh, hindi mo naman po pwede lagyan ng isa-isa't lahat-lahat ng ganun-ganun. Diba, tama? Hindi mo naman po pwede lagyan kasi dudumi yung charts mo. Pero, considering that lows will be your liquidity. Tama? So now, ano mangyayari sa market? Siyempre, aangat. Okay? Pero, you have to keep that in mind na once na ma-break niya yung mga certain zones for downside, something like that one, I need you to take note these lows. Once na ang market mo ay binasag yan, automatic guys, lahat ng liquidity mo dito kukunin. It means, kahit ito yung pinakalas na liquidity, babagsak yan ng more than that one. Or luluha yan dyan. Okay? So, tingnan nyo to. There you go. And now, pop. Gaganyan yung price. And now, maliliquidate lahat to. Okay? So, that's a good example for Bitcoin. Actually, kay Bitcoin, I believe nangyari na to kay Bitcoin. So, let's take a look at Bitcoin, guys. There you go. So, let's just take a look at Bitcoin. Okay? On the, you know, higher perspective or daily perspective of this one. So, tingnan nyo ito mabuti. Parang ganito yung sinasabi ko. Yan. Okay? So, the moment, syempre, liquidity to, liquidity to, liquidity to, liquidity to. And guess what? Marami nag-long somewhere around in these zones, these zones, these zones, long, 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 and stop loss nila, kahit ilagay mo pa dito o stop loss mo, your position will be not saved because liquidity lahat to. So, now, tingnan yung mangyayari sa price. Tada! And now, same, vice versa po yan, guys. Okay, vice versa. Same exact thing here. Basag, liquidity, all of the liquidity taken. Same exact thing here. Lows, 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 liquidity taken here. Okay? So, ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple. So, now, syempre, ganito din dito. Ay, actually, makikita nyo naman yan, madadissect nyo naman yan. So, tignan nyo to, dalawang lows na to. Yan. Once na nababreak yan, yung isa lang yan, there you go, liquidity taken lahat-lahat. Okay? So, same exact thing here, guys. Taken lahat. Vice versa yan, guys. Okay? So, don't take my word out of context. Vice versa lahat yan. Okay? So, now, take a look at S&P 500. So, let's delete the drawings. Okay? Ay, sorry. Ayan. So, kahit ito na lang. Tapos, let's erase that one. Paano mag-erase dito? Sorry. So, I don't know kung paano i-erase to.
alam ko may eraser tool dito eh. I forgot. Eraser, eraser. Brush. So, anyways. So, sige, iyaan na natin. Okay? So, delete na natin to para di tayo malito or di kayo maguluhan. Okay. So, now, since nakuha mo na lahat ng liquidity mo, so, since na nandito tayo sa taas and ito yung pinakamalapit, titingnan mo muna kung makukuha ba to. Kung makukuha tong highs. I don't know. Hindi ko alam, guys. Okay, I'm so sorry. Walang makakasagot niyan. Hindi ko alam kung gano'ng kataas or gano'ng kababa yun. Basta liquidity taken. It means, possible tumaas siya ng ganyan para lang i-liquidate lahat to. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, no stop loss will be saved. So now, let's see the reaction of the market. There you go. Liquidity taken. Right around here. So now, what do you expect next? Diba? What do you expect next? Ano yung sinabi ko kanina? Possible yung mga lows na nakikreate mo na yan, magiging liquidity yan. Build up for liquidity. Liquidity taken right around here. Liquidity taken below here. And now, since, guys, nasa middle point na tayo niyan. So kung lalagyan natin ito ng Fibonacci, okay? So kung lalagyan natin ito ng fib retracement from here to here, nasa 50% zone na tayo. So possible nagkaka mabutihan na tayo or nagkakaroon na tayo ng diversification or alam niyo, nagkakaroon na tayo ng ayun, separation na term sa market. So it's either up or down na lang 'to. Naiintindihan? So now, take a look. Okay, there you go. I think gusto kong backtest. Ayoko lagi ng replay. So kung makikita nyo, live kong pinakikita sa inyo yung data. As of now, it's 3:37 PM, Monday, May 22. Okay? So now, since na nasa 50% level or 50% zone tayo ng area na to, ano sa tingin nyo mangyayari sa price? Ano sa tingin nyo ang direction ng price? So, let's go to hourly time frame. What do you think? Ano sa tingin ninyo? You have sell side below here. You have sell side here. Buy side here. Or liquidity here. Liquidity here. Liquidity here. And liquidity here. So, ano sa tingin nyo mangyayari? This Monday, opening market. Okay? Ano sa tingin ninyo? So now, bago ko masabi lahat sa inyo kung anong possible na mangyari to this week sa market, 'di ba? So, you need to take a look kung ano yung mga possible na news na darating, okay? And now, let's go to the Forex Factory. That's a lot of red folders this week. We have a news on Tuesday, 9:45 flash PMI. Wala tayo ngayong Monday. Pero meron tayong Thursday, unemployment claims, prelim GDP, quarterly, QQ. And guess what? May FOMC meeting. Minutes lang to, chika minute. Yun yung tinatawag na chika minute. That's not the real FOMC. 3 AM yun eh. So now, Friday, core PCE index, 8:30. That's a big news. And now, next week, meron tayong CBC Confidence, JOLTS, job opening, non-farm payroll, unemployment claims, ISM, manufacturing PMI, ito pala yung non-farm payroll, and unemployment rate. So marami tayong news this coming week. Okay? Napakadami papuntang June. So now, ano sa tingin nyo? Ang magiging driver natin dyan. So again, ito lang ang pinakita ko sa inyo. Wala, hindi ko pinakita sa inyo yung the rest dito kasi tignan nyo. Ano to? Liquidity taken above. So na kung pupunta ka sa 4 hourly time frame or daily time frame, tingnan mo kung ano itsura niyan. Liquidity taken lang yan, guys. You still have a lot of place to the downside here. Okay? And guess what? Kung titingin ka dito, ito yung susunod na itatopic natin is coming mentoring here. So I don't know. I don't know. Okay? Kayo na bahala.
Pero ngayon, pinakikita ko sa inyo, ngayon pa lang ha, it's Monday, May 22, 3:40 p.m. Binigay ko na sa inyo kung ano yung possible insight na nakikita ko sa market. Again ha, don't disregard this low. Don't even disregard this low. Kasi sinabi ko nga sa inyo, once na mabasag to, automatic dadaos-dos yan papunta dito sa sell side na to. You'll see it. Okay? You'll see it. Okay? Pero I just want you to take note. It depends kung anong possible na mangyari sa news. Okay? It depends. Okay? So now, pinakikita ko sa inyo ang liquidity. So as of now, it's 3:40 p.m. So we need to wait. Okay? We need to wait for the opening of New York session kung saan ba gusto na ito puntahan ang market. Kasi nandito lang tayo sa 50% zone. So possible, I'm expecting a downs or sideways consolidation for S&P 500. Naintindihan? Sir Kim, paano yan? Ibig sabihin ba yan, hindi na kami pwede makapag-trade or hindi kami pwede makakita na ito sa lower time frame analysis? No, I'm not saying that one. So let's go to the lower time frame analysis. Now take a look. Buy side liquidity or liquidity taken. And then liquidity taken. Ayun o. Taken. And now, liquidity taken right around here. Mm-hmm. Now, what do you see? Ano sa tingin ninyo? Ang possible na mangyari sa market. Do you have a liquidity here? Yes. And guess what? Majority of you, alam nyo to kung ano to. Pero ngayon, hindi ko muna sasabihin sa inyo to para hindi kayo ma-overwhelm sa market. Okay? Ano sa tingin ninyo? Pero, sige, since lahat kayo nandito or nakikinig dito sa mentoring program, I want you to take note this zone right around here. Okay? So, you want to make a area on that zone. Okay? And now, try to imagine na ganito. Take note what I'm drawing it right now. So now, possible, aware kayo dyan. Okay? So, yeah. I guess that's pretty much it. That's the liquidity. Ito yung liquidity natin na gusto ko lang ma-imagine ninyo kung paano nag-work. Okay? And our next topic will be the buy side and sell side liquidity. But again, ito ang liquidity. Ito ang pinaka-simple way to teach liquidity. Okay? You need to wait. You just need to wait. Saan ang unang pupuntahan ng market? It's either downside or upside. Again, liquidity taken na to. Eh, Sir Kim, liquidity ba to? Yes, liquidity to. Pero that's a low probability liquidity. Bakit, kamo? Wala na siyang pinakita sa ating ganitong klaseng kalaking candle wick for a good reaction. So it means, for me, that tells a lot of story na tinake niya na yung liquidity dito and now mag-a-adjust na siya to the new trend. New trending day. Okay? New trending day. So ano sa tingin niyo yung new trending day na yon? I don't know. Not unless na nakuha natin tong lows na to, then definitely pwede pa rin tayo tumaas somewhere around in these zones or possible tumaas-taas pa rin tayo. Why? Liquidity. Right around here. And now, if you go to 3 minutes to 2 minutes time frame, tingnan mo kung ano yung tsura ng dinrowing ko na yan. Ano yan? Ano yung turo ko kanina? That's a liquidity. Yung pababa na yan. Okay? Ano to? Liquidity? Eh di syempre, ano to? Liquidity. Naiintindihan? Yun yun. Okay? So, yeah, I guess that's pretty much it for liquidity or for the market liquidity. This is what market liquidity looks like for ICT concept. Okay, this is what ICT teaches for liquidity. So, yeah, that's pretty much it. I'll be seeing you guys on the next topic, which is called buy side and sell side liquidity. Thank you.